Moto 4 Ultra, syempre kasama rin Bryan ko. And guys, usapang SIR tayo mga ka-auto. Ako excited na ako. So tara, check na natin. Sir, sino po sila, sir? Ako nga pala si Ronald de los Santos, owner ng 2000 Civic SIR. Pwede natin checkin yung auto. Yan, okay. Syempre, boss, ako maano rin, hihingi ng ano, ng kung okay lang, check natin interior, exterior, tsaka engine bay. Okay lang po ba, boss? Yes, opo, opo. Okay na okay pala ba na si sir? So tara, check na natin, boss. Ayan, dito. Magpapabukas muna tayo ng pintuan dito kay, ano, no? Kay Sir Roland. Ayan. Okay, boss. Sir, Kuya Ron, boss, yes. Eto, very curious sa mga ka-auto natin. Paano ba kayo na nahilig sa pagkukotse, boss? It started maybe around 2005. Nagkaroon ako ng unang auto. Tapos tuloy-tuloy na hanggang sa nag-decide ako last year na magbuo ng Honda SIR. Kasi nga, yung kotse na to talaga pangtabi. So, naghanap ako ng kotse yung pangtabi, yung 4Life na magiging akin. So ito na. Ito na 'yon. Yes. Burn pa more. Ayun nga lang, talagang gagastos lang ko talaga. Oh, gagastos na 'yon. Okay, syempre Sir Roland, ano, iyanin na ako, samahan niyo ako sa ano, sa interior, boss. Okay lang po ba, yes, boss? Yes, yes po. So tara, check natin. Okay. Boss, ito. Usapang interior, boss. Anong meron dito, boss? Sige po. Yung interior ko, ano, binuo namin 'to unti-unti. So start natin sa siguro sa steering wheel. Okay, boss. Etong steering wheel namin na nanilagay dito is yung Benetton Formula 1. So ito medyo mahirap na maganap kasi team, usually kasi yung makulay. So ito napili ko ilagay dito para mag-match sa interior niya. Okay. Tapos sa mga pinalitan ko rito, typer gauge. So nakakuha tayo ng typer gauge na low mileage. So minsan factor yan eh. Oh, low mileage, opo. Tapos yung pedals, type R pedals. Oh. Type R carpet, yung pula. Yung pula, yung mating. Carpet, oh. Tsaka yung mating. Yung mating natin, hindi pa to urig, pero ang mahal kasi ng urig eh. Oh, boss, so, ha? Pero naghahanap pa tayo. Yeah. Pero yung carpet urig. Carpet, oh. Grabe. So ito, medyo mabigat na yung presyo. Tapos sa head unit, ito medyo kulang pa. Dapat to yung Type R na console eh. Hindi pa ako nakakita, so USDM muna. Medyo mabigat din kasi yun. Yan, grabe. So nilagyan natin ang 2D na Pioneer. Okay, yan. Tapos shift knob, syempre pang SIR stock. Ito bago to, EK9 na shift boot. Tapos yung armrest delete ng EK9, nakakuha rin ako. Okay, so wala siyang armrest. Oo, no. Tapos, fit din pala talaga, boss, eh, no? So, fit din talaga. Eh. Yes, so, pare-parehas naman siya. So, nakakuha. May mas mahal dito, yung merong badge dito. Okay, yun nga, eh, no? Oo, nakakita ako nun, mahal yun. So, doon lang tayo sa mura pa sa kaya. Oo. Pero ito, mahirap na rin maghanap dito ngayon. Pero meron pa rin naman mga nakukuha. Yan, tapos, JDM cup holders. Yan. So, mga sariwa naman yung nakukuha natin. Alright. Kasi, mostly, ako yung nagpapauwi. Ah, kumbaya, oo. Mga parts. Mga parts, okay. Tapos sa racing seats. Racing seat, ito boss. Siyempre, type ko to eh. Original Recaro SR3, type R. Tapos yung rear seats natin, DB8. Yan, grabe. Yes. Kailangan maganda tagang turn yung DB8 tapos yung SR3. Yes, yes, of course. Yan ang turn na. Yan ang talaga yung magandang ano, eh, combi, no? Yes. Sana naman. Tapos yung sidings. Okay, ito boss. Pinagtanarin natin ng ano. Ano, kulay itim para mag-match doon sa ano. So hindi pa ako pasaya diyan pero naghahanap pa ako ng tela na Alcantara talaga. Alcantara. Oh, okay. Para magbagay siya. Para magbagay din talaga. Oh. Tapos ano pa ba? Sige, ito, yung ating Twitter pads. Tapos yung retractable na side mirror, pinalitan na rin natin 'yan para JDM. Para JDM din. Oh. Yes. Tapos ano pa ba? Ito, spoon na pandagdag horsepower daw te. Oo nga, no? So, yung pangalan daw ng boss. Oo, ito. Oo, yan. Teaspoon talaga. Ayan, iba talaga. Teaspoon na rear view mirror. Yan. So, yun lang basically yan. Sa interior. Grabe. Malinis lang. Malinis lang, boss, no? Oo. Grabe. Hub nga pala ito, force belt. Okay. So, para lahat Japan-Japan. Japan-Japan. JDM na JDM. JDM, yo. Okay. Okay ka na dito, boss. Yan, boss. Bilang naman ang interior ko. Okay, so eto, check naman natin yung exterior, boss. Okay lang po ba, boss? Opo, opo. Sige, boss. So tara, check naman natin yung ano, exterior, boss. Sige po, go. Okay, yung color nga pala ng kotse ko is passion orange. Ito, bagong restore namin talaga. Binalatan namin yung pintura nito.
Yung tropa natin, si Silang, kay Sir Joma, shoutout nga pala, siya yung nagpintura ng kotse natin. Okay. Siyempre, lahat OEM rails ito, may mga presyo itong mga ito eh. Tapos yung plate holder, dadi natin ng OEM na Honda. Oo, no? Tapos, kanya na rin yung boss ngayon eh, no? Oo, may presyo na rin talaga. Presyo na rin talaga. Sa mags naman, okay, naka T37 ako na 16x7. 8042. Yung specs dito rare na, mahirap na maghanap ngayon. So, tago niya pagka meron niya dyan, okay na ibenta. So, ayan. Tapos, naka-B-caps. Okay. Naka-urig na lug nuts ng race. Tapos, syempre, yung preno. Naka-6-pot na endless. Yes. So, tapos, yung gulong Champero SX2. Sana lahat naka-endless, boss, no? Ayan. Grabe, oh, yan. Okay. Mas ganda, yeah. Iba rin tayo. Para ihinto tayo ng may... Tumakbo. Masyado daw malakas, boss, eh. Hindi naman. Hindi naman daw. Stock lang daw. Pang Tito spec. Tito spec. Okay, yan, boss. Dito. Ito, altang garage ko yung nag-garage ko yung tama ba? Yun. Nung nakuha ko to, actually, hindi pa ganda yung tsura. So, pinalitan namin lahat ng bubong, pintuan. So, pinilitan ko halos lahat. Chef trunk, yun na lang ang tira dito. Yun na lang. Okay. Kumbaga, lata all the way na yan, ba? Ngayon, pagka pinato ko na siya, lata na siya. Lata na. Ito. Boss, ito, may tint ba sila? Or ano? Ito, naka-urig na Honda na green glass. Green type glass. Okay. Walang tint. So, ito, ano siya? Yung green ano na siya, ano? Kala mo, yung mga... Para malinis. Para malinis. So, okay. Sa squad, yun naman, stock lang. Okay. Nagkaroon lang ako ng exhaust na tanabi to, na chamber. Na-fiveway ko yan, bolt-on talaga sa eBay. So, yan. Sige na. Okay. Nagkabit nga pala niyan si JDM Mufflers. Okay, yan. Shoutout tayo. Okay. Boss, ito, may nakita akong mga palamuti dito sa ilalim, boss. Sa ilalim po, yung lahat ng pangilalim nito, hard race, camber kits, pati itong LCA ko. Tapos yung nasa gitna, pinerno ko lang sa kulay blue yung Megan Racing na tie bar. Parati sana, no, terno yung kulay, boss. So, lahat din ng pangilalim, inayos ko na rin para kilala kasi ang Honda sa Kalampag, eh. Oo nga, so, boss, no? Ayun, napalitan din natin. Napalitan na rin. Okay, well, so, hindi na natin tatanungin ito si Kuya Ron. Boss, magkano ang ginastos natin? Tama po ba? Hindi pwede. Disclose, baka mahuli tayo ng misis natin. Pero medyo malalim kasi pagka Honda talaga, okay. Yun naman ang na-realize ko sa kanya na pagka ginastosan mo siya, makikita mo yung outcome ng iba, coach. Iba. So, talagang kailangan mo ng pondo rito sa sakay na to. Malalim, boss, malalim, no? Lalo na ngayon, sa era ngayon, mas mahirap pong magbuo ng Honda ngayon kaysa nung 10 years ago. Kasi yung parts ngayon, mas mahirap nang hanapin, tsaka mas mahal na sa Japan. Yung mga aftermarket parts. Yun. Pero lalo na, pagka SIR, 3,000 lang naman ang nilabas dito sa Pilipinas. So, ayun, nag-aagawan na kami. No? Nag-aagawan. Kung ano yung makukuha na aming parts sa kanya. Yun, so, well. So, medyo nahirapan din kami sa pagbubuo nito. Kaya hindi pa siya kompleto. Alas. Yan, okay. More burn pa daw, sabi ni Sir Rado Kuya Ron. Tama na muna. Okay. So, okay ka na dito, boss, sa exterior, yes, natin, okay, boss. Naman. Ngayon, check naman natin yung engine bay. Okay. So, tara, check natin. Engine bay. Kuya Ron, ano bang meron dito, boss? Sige po. Yung nakita ko nga pala, stock SIR, yung block. Okay. Yes, D681. Tapos, yung head niya, napalitan na namin ng Type R. Pati yung internals niya, cams, piston, tapos sa throttle body, intake manifold, dual rail lock, Type R na. Puro Type R na. Tapos yung mga brackets, kung nakikita mo, pinalitan ko na ng, hindi ko pinalitan, pinasing chromate namin para mas malinis. Okay. Pati tornilyo, lahat ng tornilyo pinasing chromate namin para magmukhang okay siya ulit, ma-restore. At least parang ano siya, yung buhay na buhay, yes, boss, eh. So, ayan, naka-synchromated siya na silver. Tapos, naka-suspension ako ng BC Racing. BC? BC Rollovers ako.
Sana naman, busy! Isip ko, nananawagan si Otto Ulger, boss. Sige po. Tapos po na strut bar. Strut bar, boss. Okay. So, yan. Yung intake niya, top fuel. Tapos ito, dito ko ito, nakakuha ko, hirap na maganap ko. Yung regulator hostess po. Tapos yung headers nga pala niya, tri-wire. Okay. Gumawa rin si JDM Mappers. So, sa kaibigan natin sa JDM Mappers, sila nagkabit yan. Nagkabit, yeah. Okay. Repated na yung mga pallets na. Ang linis boss eh, no? Pag ano. Ang linis pagka nasikromate eh. Nasikromate. Well said. Okay. Boss, ito. Personal na question, Kuya Ron. Ano bang naurasan na po ba ang oras? Hindi pa. Hindi ko kasi ito nilalaro. Wala naman akong balak ilaro. Okay. Kumbaga, pang ano lang, pang daily. Pang daily lang. Pang bahay na lang. Pang garahe. Pang garahe. Oo. So, ito, display. Pang display na rin. Okay. Yan. Sana lahat may pan-display, no? Makaka-auto, di ba? Okay na, Kuya Ron? Oo, ayos. Thank you. Okay, so... Siyempre, boss, dito sa OtoCulture, hindi mawala ang ano natin, shoutout mo natin. Sige po, go po. Salamat po ulit sa OtoCulture sa pagbahagi ng aming kotse dito sa Night Office Garage. Ang nga pala, shoutout ko na rin yung shop namin dito sa Night Office Garage sa Bacor, Cavite po. Visible po kami. We are open Tuesday to Sunday. Kung gusto nyo po ng kesa, baka po makatulong kami. Tapos shoutout din sa mga taong naging bahagi ng kotse na to, sa mga tumulong sa akin bumuo. Marami po silang naging mentors ko rito kasi medyo baguhan ako sa Honda. So last year lang ako nagsimula pero maraming tumulong, salamat sa kanila. Okay, pero yung auto boss, hindi mo kang last year lang ha? Last year talaga. Okay, yan, well said, ano, Kuya Ron. Okay, so okay na boss? Ayos, salamat. Okay na, so guys, this brand ko na, answered Rolando De Los Santos. Pasok ang 2000 Honda Civic SIR JDM Inspired. And this is Oro Culture. Thank you. Oh, mga ka-auto, nandiyan pala kayo. Ay, another successful shoot na naman tayo mga ka-auto. Siyempre, medyo marami-raming shoot natin. And of course, syempre, minsan nakakalimutan na natin kumain. And of course, syempre, thankful tayo. Of course, pinadalan tayo na ng lens. Homemade shomai man. So, mga variety na mga beef and pork shomai mga kauto. And hindi lang yun mga kauto. Ang kagandahan pa noon, meron silang ano, homemade din na chili oil mga kauto. And of course, syempre, mga prices na napakamura and affordable yung kagandaan. Hindi lang ano, sulit na sulit yung presyo ito, nila. Ito mga kauto, ito yung pinadala sa atin ng ano, lens homemade shomai. So, ito, beef itong pinadala, itong dala ko ngayon. So, ito, meron din silang pork shomai. Of course, syempre mga kauto, hindi mo, syempre kailangan tikman natin mga kauto. So, may kalamansi na rin mga kauto. And of course, syempre yung chili oil nga mga kauto. Ito, itikman na natin. Ano? Malinam na mga kauto. And of course, syempre, hindi puro wrapper mga kauto. So, yun ang kagandaan sa lens. So, may shomai mga kauto. Ako, hindi ko na patatagalin ito. Syempre, ubusin ko at napakasarap. So, guys, huwag nang kalimutan. Check nyo yung Facebook account nila. Lens Homemade Shomai. Check nyo, nandiyan yung contact number nila mga kauto. And of course, syempre, ano pa yung natay na? So, order na.